So ito wala rin problema. So dito kasi sa amin, pagka check namin walang problema yung tipos, siyempre wala kang babayaran. So, maaga tayong customer. So ito clock pa lang, dito na si boss. So taga Tansa, Cavite siya, mga kaibigan, si boss. Yeah. So, nadisgrasya daw siya ng takbo niya, mga 60. So, makita niya yung gulong niya, nakatabingi yung tapaludo niya sa gulong. So, posible niyan, gumalaw yung shocks niya. Isa sa shocks niya, baloktot. Tapos yung gulong, check natin alignment dun sa manibela, yun, tabingi siya. Hindi siya straight. Nakatabingi yung straight yung sa ulo. Pero pagdating din sa baba, nakatabingi na siya. So, lahat yan, shocks, tipos, pati yung butterfly niya. So, babaklasin natin yan. So, ito yung mga trabaho natin ngayon dito, mga kakdynamis. So, itong radar na to, chassis yung problema niya. Naayos na natin, natay na lang natin yung makina kasi dinala ng customer. So, dito yung pinaka-problema niya, baloktot kasi to dito. So, gumanito, bumalok. Tapos yung gulong nito, pumaling papunta sa rito. So, tabingi siya. Nakaganito yung gulong nito. Hindi siya nakasenter. Nakasentro yung gulong sa harap at sa likod. So, ngayon kung titingnan natin yung fitting niya sa clearings niya, okay na. Align siya talaga. So, bubuhin na lang yan pagdating. So, bukas na dadali ng customer. At mayroon pa tayo isa ginagawa sa loob. On process. So, yan yun. Mayo salty. So, mayo salty. Chassis alignment din yan. So, dalawa yung na-align natin ngayon chassis. Isang mayo salty. Tsaka radar 150. Radar 150 tapos na pero makina na lang ang kailangan para mabuo ulit. So, yan. Manibela kailangan pa iurong ganito konti. Kulang pa siya ng kunting adjustment. So, on process pa rin yan. At maya-maya gagawin natin. Unahin muna natin tong sa Honda Beat. Babaklas muna. So, ngayon binabaklas ni Kuya Daboy yan. Yan. Natanggalin niya lahat, clearings, tapos yung pinakaano niya. So, tatanggal na yan mga kadynamis. So, posible sira nito mga kadynamis, ano? Shocks, baka may isang shock dyan na baloktot or tipos, butterfly. So, hindi yan malalaman kung hanggat hindi actual check dun pagbaba, dun sa pang-check namin. Hindi sa ma-check pagka nakakabit lang, tapos chichikin mo kung ano yung sira dyan, hindi po. Kailangan talaga baklasin, tapos alamin kung saan yung sira. So, ganun yung pinaka-proseso yan. So, yan, natanggal na yung yung tipos niya. So, tatanggalin natin yung shocks niya, tapos iwalay, check natin yan dun sa baba. Okay. So, ito na yung tipos niya, mga kadynamis. So, ito. Check natin kung may sira to. So, kung makikita nyo, pantay yung clearance niya. So, ito siya is okay siya. Walang problema to. So, kabilang side. Kailangan kasi ito, kabilang side. Side by side, okay yan, mga kadynamis. So, ito wala rin problema. So, dito kasi sa amin, pagka check namin walang problema yung tipos, siyempre wala kang babayaran. So, butterfly, by possibility may galaw yung butterfly nito. So, check natin. So, i-check namin siya doon kung may sira yung butterfly. So, ayusin. Normally, sa butterfly, tapos shocks. So, ito yung shocks niya. Yung isang shocks niya may sira pero konti lang. Ayusin natin, konti lang, minor lang. Isa. Ito yun. Ito yung may ano. Yung isa kasi walang ano.
konti lang. Kailangan pa rin ma-check, maayos, ma-correct. Ayan, susukatin yung clearance nung ano, nung dulo-dulo nung balis shock. So yun doon, nakapiki siya. Manaka-iko, nakaganito. Malapit yung clearance doon, kaya hindi papasok yung dito maluwag. So ayan, sakto-sakto lang dito sa banda rito. Tapos pagdating doon, hindi na siya kasya. So nakapasok tong part na to. So kailangan siya i-open. So yun yung kailangan namin i-correct. So yung problema, tsaka medyo nakababa tong part na to. Ay, ito. Nakababa siya doon, so kailangan siya i-ayos. Okay, so ito naman yung shocks ngayon. So ito yung shocks, naayos na. Oh, isa lang ang minor lang, pero kailangan i-correct talaga. Ayan. Oh, okay na siya. Ito yung isa. Ayos na. Okay. So, bubuhin na to. So, bakit kailangan hiwalay yung inner tube sa outer tube? So, bakit? So, kasi pag yung iba kasi, ina-align nila kahit may outer tube, yung baso, tinatawag nila. So, na-align nila na may ganun. So, totoo, hindi siya maging maayos yung alignment kasi hindi mo siya makikita yung diretso ba siya. Ito sa amin kasi iniikot namin para makita namin kung may baluktot kasi yan, ang dulo niya gaganito, mag-wiggle siya. So, ito siya, wala. So, ito na yan mga kadena namin. So, okay na, nabuo na siya. Ito, na-align na itong isa lang yung shocks na may problema. So, isa lang babayaran ni boss. Walang sira tipos. Yung butterfly lang, may error siya. So, inayos na namin. So, nagpalit tayo ng bagong bearing. Bullets bearing. So, yan. Well, pinakabit ko na siya. Bago na yan. Isasalpak na lang siya. So yun, pagka mag-assemble ng tipos, hindi pa nakakalam. So papasok lang, prepare na lang yung bearing sa taas, tapos kakabit na yung nut niya, yung mounting niya. So yan. Okay, so okay lang kasi yan, wala siyang play at hindi rin masyadong mahigpit, so kailangan tamang-tama lang yung adjustment niya. Okay, so buuin natin yan. So yan, kinakabit na ni Kuya The Boy, ayos na yan, na rotis ko na kahit no hand, so walang problema. 20, 40, 60 hanggang 70 no hand, walang problema. Kahit may mga minor lubak, walang problema, dadaanan niya lang yon. So stable pa rin yung takbo niya. So si boss na taga Tansa, Cavite, shout out kay boss. So salamat kay boss, nagtiwala sa amin. Kuya The Boy ang nagkakabit. At yung Raider, ginawa yung chassis, ayun. Makina na lang ni Antay, pinapagawa pa ni boss yung makina. Ayun, kitang kita. Ayos na yung lapat ng flarings. So yun. At yung Mio sa labas, gagawin namin mamaya. So tatapusin namin. So yun lang mga kadinamis. Yan na yun mga kadinamis, yung final. Ayos na talaga. Sentro na siya, oh. Si boss, so uwi na. Naka Evo helmet na. Pang malakasang helmet. So, salamat kay boss. So, yan na. Salamat boss. Dito na magtatapos ang ating maiksing video sa pag-repair ng shocks tipos. So, sa mga gusto magpagawa at malapit kami sa ng seminaryo or sa St. Anthony de Padua Church. So, pasala kayo dito guys. At sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe kayo sa aming channel. So, bye na guys.